Masarap ang isang kainan kapag mayroong sawsawan na kasama. At sa bawat pagkain na ating paborito na mas lalong pinasarap ng dagdag na pampalasa. Katulad na lang ng patis na aking ibabahagi sa inyo. Alam kong pamilyar kayo sa tentay patis at rufina patis. Ating alamin ang kanilang simula at tagumpay pagkatapos lamang ng isang maikling intro. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, please subscribe, comment, like, and share. Sikat ang produktong ito na isa sa pinakamasarap at ang pinakamatandang gumagawa ng patis sa bansa na mahigit 100 taon na. Nagsimula ang operasyon ng rufina patis noon pang 1900 na pinasimula ng isang byuda na si Rufina Salaw BDA De Lucas na taga Malabon. Siya ay nagbebenta ng isda noon na katulad ng karamihan ay namomroblema kung paano ba maipe-preserve ang mga isdang kanyang ibinebenta, lalo na kapag panahon ng maraming huling isda. Hindi pa naman kasi uso ang refrigerator noon. Nagsimula si Aling Rufina sa paggawa ng bagoong para sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagdurog ng mga isda na lalagyan ng asin at ilalagay sa isang tapayan. Dito na rin na-discover ni Aling Rufina na ang likidong lumalabas sa sariwang isda ay mas malinaw at mas malasa kumpara sa dinurog na isda na nilagyan ng asin. Makailang ulit nag-eksperimento si Aling Rufina sa kanilang kusina kung paano ba mapeperpekto ang kanyang nadiskubre. At kalaunan, ang mga likidong kanyang nakuha sa mga sariwang isda ay kanya namang inihalo o isinahog sa mga lutuing bahay at kanyang nakumpirma na nagbibigay ito ng kakaibang lasa at aroma. Inumpisahan ni Aling Rufina ang paggawa ng patis gamit ang pamamaraang kanyang nadiskubre. Kung dati ay sa mga tapayan lang ang gamit niyang lagayan, ay pinalitan niya ito ng mas malaking bariles. Sa halagang 50 pesos na kapital ay matagumpay niyang naumpisahan ang negosyo. Ang kanyang produkto ay siyang nagpakilala sa Malabon bilang tahanan ng kauna-unahang patis sa bansa. Naging daan ng mga advertisement para maging sikat at bukang bibig ng mga Pilipino ang Rufina patis. Dahil sa laki ng demand ay nakapagpatayo ng kanyang unang planta o pabrika noong 1957. Nang sumunod na taon, ang kanyang anak na si Jesus Lucas ay nagpunta ng Amerika dala ang mga produktong patis para ipakilala sa gobyerno ng Amerika. Nagtagumpay dito si Lucas matapos makapasa sa strict food standards ng Amerika. Taong 1961 nang mamatay si Aling Rufina, ipinagpatuloy ng kanyang anak na si Jesus ang pagpapatakbo sa kumpanya. Noong taong 1968 ay binuksan ang pangalawang pabrika nito sa lungsod pa rin ng Malabon. Ang Rufina patis ngayon ay nag-e-export na rin sa Europe, Canada, Hong Kong, Australia at sa Middle East. Ang isa pang patis na naging parte na ng ating mga hapagkainan ay ang tentay patis. Ito ay naitatag noong 1949 ni Roberta Javier o Aling Tentay sa kanyang likod bahay lamang sa Nabotas. Si Aling Tentay ay mula sa isang mahirap na pamilya ng mga mangingisda. Siya ay gumagawa ng paraan ang nagtitinda ng mga isda para kumita ng pera. Sa hindi inaasahang pagkakataon na sa kanyang likod bahay magsisimula ang isang malaking brand ng patis. Isang araw na may napakaraming huli ng isda ang kanyang pamilya, naisip ni Aling Tentay kung paano maipepreserba ang napakaraming isda na hindi pa nabibili. Natakot sila na baka mabulok lamang ang mga ito. Ibinuro ni Aling Tentay ang ilan sa mga isda. Makalipas ang ilang buwang pagbuburo ay kanya itong ipinatikim sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Nang magustuhan ito ng kanyang pamilya, mga kaibigan at mga kakilala, ay kanya na itong ibinenta para makakuha ng ekstrang pera. Ang nooy sideline lamang ay kalaunan naging paboritong sawsawan ng mga taga Nabotas. Sa pagpanaw ni Aling Tentay noong 1996, ang humalili sa kanya ay ang kanyang anak na si Velia J. Cruz, na siya ngayong presidente ng Tentay Food Sources Incorporated.
Pinanatili niya ang standard na unang ginawa ng kanyang ina noon na isdang makerel at asin lang ang dalawang pangunahing ingredients. Ang pagbuburo ng mga isda na may halong asin ay ang paraan na kanyang ipinagpatuloy. Ang planta ng Tentay Food Sources Incorporated ay malapit sa Nabotas Fishport. Ang mga huling isda ay masusing tinitignan ng quality at temperature para manatiling sariwa bago ito gawing patis. Ang lahat ng containers at plant facilities ay malinis at sanitized. At ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan ng mga empleyado sa paggamit ng mga makina. Ang Tentay Patis ay ine-export na rin sa USA, Middle East, Hong Kong, Japan, Australia, New Zealand, Hawaii, at Guam. Hanggang sa ngayon ay ang dalawang patis brand pa rin na ito ang isa sa ating mga paborito. Sa tagal na lang Rupina at Tentay Patis, ay isa lamang itong patunay sa husay ng pagkakagawa, good quality at sarap kung bakit hanggang ngayon ay namamayagpag pa rin sila sa paggawa ng masarap na sausawang patis. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. See you on the next video. God bless.